Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate sa inyo. So again, this is for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan. Hopefully mag-iwan kayo ng like at comment dyan sa baba. Malaking pagpapakita ng suporta sa akin. And kung hindi ka pa aware, meron tayong special channel for Water Sign Philippines. Please do check it out. Okay, let's start your reading, Water Sign. Okay. Main energy mo. Ten of Swords. Eight of Pentacles is here. Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Bottom of the deck is the World. Okay. So, I'm seeing dito na maaaring meron kang ini-end ngayon. No? Regarding your personal, regarding connection, yung iba sa inyo, pwedeng ini-end mo ito. And you're starting now with the Ace of Swords na makipag-connect sa iba. And then, yung iba sa inyo, nag-end na totally. And with the Eight of Pentacles, you're focusing din sa career mo, stability mo. Yung mga friends mo, nakikita natin, friends or family, nababanggit-banggit pa rin nila yung person mo in the past, but you no longer care, wala ka na pakialam. And nakikita natin dito with the World na dinidistansyahan mo na talaga yung person na ito from the past. And alamin natin yung main energy ng person na kakonect mo, Water Sign. Okay. Person na kakonect mo, Water Sign. The Moon is here. Page of Swords. Strength card. And the Lovers. Yan, tatlong major arcana ha, yung lumabas sa person mo. Gemini, Libra, Aquarius. Leo and Pisces. Cancer is also here. Gusto ka niyang ilaban eh. Gusto ko pa niyang ipaglaban. Gusto niya pa magkaroon ng connection sa inyo. Gusto niya ng relationship with you. Ikaw yung imiiwas, lumalayo at nag-i-end ng connection nito. Nine of Cups is here. This person wants you. Pero parang hindi kanya talaga makuha. Alamin natin, ano yung nasa isip mo at emotions mo dito sa taong ito. Take only what resonates, guys. This could be a best friend energy. Or may closeness sa inyo in the past. Yung iba sa inyo, this is an ex. Yung iba sa inyo, this is like a friend. Pero ini-end mo yung connection mo with this person. Or ayaw mo sa kanya. Ayaw mo na sa kanya. Anong iniisip mo at emotions mo para sa taong ito? Masaya ka naman kung nasaan ka ngayon. We do have the paradise. Meron kang ibang options.
the hammer, you're rebuilding yourself, you're focusing sa pag-aayos or pagpapaayos ng sarili mo, whether sa physical, sa health, or career. You're fixing yourself. Okay ka naman. So, you're opening your heart, yourself, to other people. At pagdating sa person na ito, nakikita natin na sarado ka pagdating sa kanya. So, alamin naman natin ang nasa isip at emotions niya patungkol sa'yo. Ano nasa isip niya at emotion niya patungkol sa'yo? One last shuffle. Thank you, spirit guides, angel guides. We do have here the seduction. Coffee cup. One more card. Wedding rings. So, pwedeng may kakonek or may karelasyon siyang iba. Maybe there's this wedding ring, so pwedeng may marriage pa na-involve. Pero gusto ka niya. Like, kung may marriage na-involve or may other person siyang kakonek, parang open siya sa third party relationship basta ikaw. Kung may, lalo na kung siya ikasal na sa iba, open ako sa third party basta ikaw. Well, kung wala namang ganun, take only what resonates na. Kung wala namang ganun, if this is a friend, this person wants to date you. Gusto kanyang i-seduce, i-seduct dito, no, with the seduction. This person wants to hook up with you. Sexually, whatever kind of connection, basta may something. Gusto niya magkaroon ng something sa inyo. So, what will happen in the near future for the both of you? We do have your girl talk. Nakakita tayo ng connection, communication in the future sa inyong dalawa. We do have your passion and separation. So, nakakita tayo din ng love sa inyo ng person na ito even though, or love, pagmamahal, mula sa person na ito kahit pa nagkakaroon ng separation or walang nangyayaring reconnection sa inyo. I mean, walang nangyayaring relasyon sa inyo. Yung connection meron eh. May communication pa rin. Or maybe yung iba sa inyo, hindi man yun ganun kalalang communication. Pwedeng friends kayo sa Facebook, ganyan. So, sa mga ibang social media, whatever, no. Pero nakikita natin, hindi nawawala yun. Regarding sa connection at relationship mo dito sa person na ito in the near future, nakikita natin na marami ka malalaman or may kita sa kanya. And also at the same time, maaring yung iba nalaman or nakakita mo na yun in the past, pero wala kang pakialam eh. The Grim Reaper is here. Walang chance itong person na ito para sa'yo. So in the near future, hindi ko nakikita nagkakaroon pa rin siya ng chance para sa'yo. Kasi noon pa man, hindi mo na siya binibigyan ng chance, and in the near future, wala pa rin para sa'yo. So, hindi mo talaga siya gusto. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.